Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, san mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Virel Ortiz at Tomas Delorme. Fight schedule ng mga ito, April 27 taong kasalukuyan, nagaganapin po sa Save Mart Arena, Fresno, Bansang Amerika. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan po. Doon pa po lamang sa ating comparison, malaki po ang posibilidad na magkakakuha na kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito sa bakbakan. Pero hindi lang po sa comparison, bagkos, isama nyo rin panoorin ang ating fight analysis. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang kunti mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya, karanasan sa laban, maging sa taglay-taglay nilang mga skills o mga galawan. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana supportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po dong sports feeds kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yun po ang pinaka-referensya natin sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa panig nitong taga Puerto Rico na si Tomas Delorme. Bilang isang professional boxer, itong si Tomas Delorme ay may impresibong kartada po. 26 wins with 17 wins coming by way of knockout, may 6 na talo at may isang tabla. Sa kanyang 6 na pagkatalo, 3 beses ito nakatikim po ng technical knockout or knockout. May edad na 34 anyos at ang height nito ay 5 foot and 10 inches, reach 73 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 65%. Last fight, Julio Mandidos, 2022, nakalaban nito si Abraham Peralta. Na kung saan, yung kanyang last fight, yun na rin po ang nagsisilbing kanyang comeback fight dahil noong 2020 hanggang 2021, nagkaroon siya ng 3 laban. Puro talo ang kanyang sinapit. Nakalaban niya si Jamal James, talo siya by unanimous decision. Imintas Tanyunis, talo siya by unanimous decision. At napalaban din siya kay Jeron Innes na kung saan ngayon sa kasalukuyan itong si Innes ay world champion dyan sa welterweight division. Hawak niya ang IBF. At sa kanyang laban kontra Abraham Peralta po, panalo siya by third round technical knockout. So maganda ang kanyang comeback fight. Sa karanasan o experience ni Tomas Delorme, minsan na itong naging world title challenger sa super lightweight or junior welterweight division. Nakalaban niya si Terence Crawford, talo siya by technical knockout. At idagdag natin, nakalaman din niya noong 2017 ang future world champion pa po lamang na si Yordanis Ugas. At yun na nga mga idol ang kanyang pinaka-experience. Lalo na yung kanyang huling mga laban na kung saan nabanggit nga natin ang mga di basta-bastang boksingero sa ngayon, mga bagong sibol katulad ni Innes at Imintas Tanyunis. At siyempre, si Terence Crawford na kung saan po isang successful na boksingero po yan. 2-division undisputed world champion, si Crawford. Ngayon, dadako tayo sa taglay-taglay na skills o galawan nitong si Tomas Delorme. Para sa akin po, isa po itong boxer puncher. Defensive style, pressure puncher style, counter punching style. Lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan o brawler style. Masipag ito kung bumabato na suntok. Masasabi kong volume puncher. Taglay ang power, timing at accuracy. Footwork na kung saan ginagamit ang ring, may kakayahang ipanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Epektibo rin ang kanyang in and out. Ngunit, sa boksingerong ito, taglay ang hand speed. Pero pagdating sa depensa, may mga butas sa depensa itong si Tomas Delorme na kung saan delikado pagka makatapat ito sa matinik ng mga counterpuncher. Sa panig naman itong si Virel Ortiz bilang isang professional boxer, may impresibong kartada din po ito na 20 wins, all wins coming by way of knockout undefeated. May edad 26 anyos, height 5 foot and 10 inches, reach 70 inches, orthodox din ang kanyang stance, sa counter is 100%. Last fight, Enero 6, 2024. Nakalaban ito si Frederick Luzon, panalo by first round technical knockout, itong si Virgil Ortiz. Karanasan o experience ni Ortiz, naging WBA gold po ito sa welterweight division,
At marami din po siyang nakalaban ng mga dekalibreng boksingero doon. Katulad noong dating world title challenger na si Gideon Ibaliuskas, Maurice Hooker, Antonio Orozco. Na kung saan, pagdating naman sa skills ni Virgil Ortiz, masasabi kong ito po ay isang boxer-puncher din. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan, tututo na bakbakan, may counter-punching style. Malimit na makikita natin itong si Virgil Ortiz sa pressure fighter style, may pagka-agresibo, taglay ang power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, may magandang depensa din itong si Ortiz, pero may mga butas din po. Hindi ito katulad sa mga technical fighter, taglay ang sweet sides of boxing na kung saan eksperto pagdating po sa depensa. Hindi ganun ang mga boxer puncher. Tumatanggap din po sila ng mga mapinsalang suntok. Na kung saan masasabi kong may tibay din itong si Virgil Ortiz. Oo, may tibay din po. Dahil masasabi kong na nakatikim din ito ng mga malalakas na suntok. Pero hanggang sa pag-uga lang din po mga idol. At kaya niyang dalhin ang mga patama. Ibig sabihin, pag sinasabi nating may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon madadala. Opo. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa skills, parehong boxer puncher ang maglalaban, so nakadepende kung aling strategy o style ang magiging epektibo. So 50-50 tayo dyan. Tayo lang sila. Sa karanasan po, medyo may kalamangan si Dolorme dahil sa uri ng kanyang mga nakalaban na kung saan po mga idol katulad ni Jeron Ines at Imintas Estanyunis na kung saan hindi po yan mga basta-bastang boksingero, lalo na si Ines na minsan nga naghahamon yan kay Crawford, pero iwan ko kay Crawford, parang hindi yata niya pinatulan ito. Risky kasi. Kompleto Ricardo si Ines, technical fighter or all-around boxer. Bukod sa may taglay na skills, ay siyempre may power din po. Ito dapat ang magandang ilaban kay Virgil Ortiz. Kaso lang, itong si Virgil Ortiz ay nasa super welterweight division po na kampanya na. Dahil, siyempre, habang nagkaroon ng edad, lalaki ang katawan, siyempre, automatic, bibigat ang timbang. Na kung saan, kung manatili siya sa welterweight division, mapipiga na siya. Na kung saan ilang ulit din po itong nag-cancel ng laban dahil nga nahihirapan sa kanyang pagkuha sa timbang dito sa welterweight division. Na kung saan dito sa laban po, malaki ang posibilidad na itong si Dolorme ay aakyat. Dahil itong si Dolorme kasi, last fight nito welterweight division. Tapos itong si Virgil Ortiz, super welterweight division. At pagdating sa ranking ng boxing scene sa super welterweight division, rank 6 sa WBC, rank 1 sa WBA, rank 7 sa WBO, so malaki ang posibilidad niya tataas ng timbang talaga si Dolorme. Doon sila magpangabot sa super welterweight division. Disadvantage po yan para kay Dolorme dahil for the first time siyang mapapunta doon sa mas mabigat na timbang at di natin alam kung madala ba ang kanyang skills, galawan, power, yung tibay. Na kung saan dito pa nga lamang sa welterweight division na dito siya nananatili, may nakasungkit na or may nakatalo na sa kanya by knockout. Ngayon, dadako tayo sa kanilang activity. Mga idol, kulang-kulang 2 taon na hindi napapalaban si Dolorme. Disadvantage po ito para kay Dolorme. Kasi di natin alam kung di ba ito pinasok sa tinatawag na tinaring rust bunga ng medyo matagal-tagal na hindi napapalaban. Pagka pinasok kasi ang isang atleta sa tinatawag natin na ring rust, maraming maapektuhan mula sa kanilang galawan, stamina, power. Kaya sana nasa mabuting body conditioning itong si Dolorme bago ang laban kay Virgil Ortiz at ang sa ganun makapagbigay ito ng magandang laban kay Ortiz at siyempre malay natin makuha niyang panalo dito sa laban kontra Ortiz. Diba? May chance pa rin ito. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating comparison. Pagdating sa power, height, reach, kung sino ang may advantage, unahin natin sa power, 100% knockout ratio ni Virgil Ortiz, 65% ang knockout ratio ni Dolorme. Knockout artist kontra power puncher. Opo, mabigat din ang mga suntok nito si Dolorme base sa kanyang knockout ratio.
Sa height at saka reach, magkasing tangkad lang sila, which is parehong 5 foot and 10 inches. Pero sa reach, lamang si Dulorme ng 3 inches. At sa edad, 26 anyos si Ortiz, 34 naman si Dulorme. Comparison, so pareho na sa prime kasi pasok pa naman talaga sa prime itong si Tomas Dulorme. Ngayon, sinong llamado? Sa panig ni Dulorme, eksperyensya, rich, yun ang kanyang kalamangan. Dito naman kay Virgil Ortiz, power, activity, siyempre, hindi naman siya ganong napag-iiwanan talaga sa pangkalahatan, kahit sa karanasan po. Lalo na itong si Virgil Ortiz ay natural na sa super welterweight division at di hamak na nasa ranking sa ngayon. So, may kalamangan po si Virgil Ortiz pero may laban si Tomas Dulorme. Na sa ating comparison, 55-45 po, ganun lang po sila ka-closed. Dahil may laban po talaga si Dulorme dito. Pero yun nga, mga major ang problema, disadvantage ni Dulorme in activity for the first time mapapalaban sa super welterweight division. Okay, dadako na tayo sa ating official prediction. Virgil Ortiz by technical knockout or knockout, pinakamatagal ang 8 rounds. Opo, yun ang pinakamatagal. Pero dito, di rin natin ipagsawalang bahala na posibleng maway sa puntusan ng laban. So, para sa akin, Virgil Ortiz pa rin ang mananalo sa pamamagitan ng puntusan. Posible kasi niyang maidumina ang laban gamit ang kanyang power at pagka-agresibo. Pero risky yan sa panig ni Virgil Ortiz dahil hindi sanay sa pangmatagalan na bakbakan si Ortiz. Hindi sanay ito na umabot hanggang 12 rounds ang kanyang mga laban. So, dito sa panig ni Ortiz, mga idol, risky kung lumagpas doon sa rounds na ating nasabi kanina, 8 rounds. Risky para sa kanya yan. Na kung umabot sa 12 rounds, baka siya ikapusin sa hangin. Ganun pa man, kung target talaga nitong si Virgil Ortiz na mapanatili niya ang kanyang pagka-undefeated, dapat preparado ito sa posibleng mangyayari sa ibabaw ng ring. Either makuha niya may knockout ang kanyang makalaban or may panalo laman niya ang laban sa pamamagitan po ng puntusan, which is preparado. Dapat preparado itong si Virgil Ortiz sa pangmatagalan na laban. Yung bang tipong kayang makipagsabayan ni Virgil Ortiz hanggang sa suklo lang 12 rounds. Kasi pagka itong si Virgil Ortiz ay kapusin sa hangin, di kagulat-gulat na matalo ito sa kanunang pagkakataon sa pamamagitan din po ng technical knockout or stoppage. Dahil kahit gaano ka pakalakas, kung ika'y pagod na, wala ka ng hangin, tapos yung kalaban mo, hindi ganong malakas pero parang hindi napapagod, malulugi ka sa puntusan or pag malas-malasin, baka makatikim din ng technical knockout, ang knockout artist. At marami nang nangyari sa ganong sitwasyon po, mga idol. Kaya, dito, sa laban na ito, bagamat Ortiz ako dyan, pero yun nga, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit may mga kalamangan si Ortiz, ay piho ang kanyang panalo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang yamado ay tunay na panalo. Minsan, ang mga dehado ay naipanalo din nila ang laban na kung saan. Katulad dito si Tomas Dulorme, kumbaga motivated itong si Dulorme na kung saan gusto niyang talunin itong si Ortiz. May chance ito, mga idol. May power, may skills, at siyempre may karanasan din. Nagkataon lamang na inactive siya at itong kanyang makalaban ay natural na sa timbang sa super welterweight division at isang knockout artist na kung saan nga, mga idol, pagka umabot ito sa suklo ng 12 rounds, dyan nanganganib si Virgil Ortiz dahil hindi sanay. Hindi natin alam kung may kakayahan ba si Ortiz doon sa mga later rounds, kung hindi ba ito makaramdam ng pagkapagod po, mga idol. Kaya dito sa labanan na ito, risky ito pagka nauwi sa puntusan or nauwi sa matagal na laban or aabot sa 12 rounds. Risky dyan.
para kay Beryl Ortiz. Sa madaling salita, hindi ka gulat-gulat kung matalo din dito si Beryl Ortiz. Mga idol, may chance din siyang matalo dito o sa laban. Maraming magsasabi na itong si Ortiz unbeatable, walang unbeatable dito mga idol. Boxing ito. Maaring sa unang 30 laban mo or unang 50 na mga laban mo, panalo ka. Pero darating at darating ang tatapat sa'yo. Ganon lang yan mga idol dito sa sports na ito. Okay, hindi matatalo si Ortiz sa mga laban. Pero may pagkakataon yan na makaharap din sa kapwa niya, lalo na kung lilipas ang panahon at ang edad na ang huhusga. Kaya masasabi natin, sa labanan na ito, may tsansa ang kanyang makalaban din na si Tomas Dulorme. Tandaan natin, boxing ito. Mundo ng suntukan o sakitan po mga idol. Hanggang dito na lamang, ito Bandung Sports PH. Maraming maraming salamat po.